Kanino kayo naniniwala? Kay Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, o kay Colonel Royina Garma, ang dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, kung saan ang nagtalaga po sa kanya, walang iba kung hindi din itong si Rodrigo Duterte. Sa nakaraang Quadcom hearing, napakinggan po natin ang isang napakalaking revelasyon mula po kay Colonel Royina Garma. Ito po ay ang pagsasabi sa harapan po ng publiko na ang Davao model na ipinatutupad laban sa illegal na droga sa Davao City ay ipinatupad po ng Duterte administration into national scale. At para maganap po ang bagay na yan, ito pong si Royina Garma ay kanya pong tinawagan noong president-elect po siya sometime in May ng madaling araw. At dahil nga po sa pagtawag na yan, itong si Royina Garma ay inendorso ang kanyang upper-class man na si Colonel Edilberto Leonardo. At sinasabi po ni Rodrigo Duterte na hindi daw po totoo yan. Kasi in particular, ang dahilan daw po nitong si Rodrigo Duterte, bakit daw po siya kukuha ng Iglesia ni Cristo, eh pwede namang ibang relihiyon o kung sino. Ayon kasi rito kay Colonel Royina Garma, ito pong si Rodrigo Duterte ay nagpahana po ng opisyal ng kapulisan na magiging capable sa pag-handle ng Davao model na ito into national scale on war on drugs. At ang napili nga, walang iba kung hindi yung binanggit nating pangalan na si Edilberto Leonardo. Pero pagdating po sa Senado, yan po ay mariing pinabulaanan nito pong si Rodrigo Duterte. Sabi niya, sinungaling daw at gaga ito pong si Colonel Royina Garma. Bakit daw po siya tatawag? Eh, hindi naman kinakailangan ng tawagan ang mga pulis sapagkat trabaho daw po nila yon. Nanigit sa lahat, ang mga sinambit daw po nitong si Colonel Royina Garma ay talagang kasinungalingan lamang. Ngunit kung matatandaan po ninyo, meron pong prior interview ito pong si Rodrigo Duterte sa SMNI at doon po kinumpirma niya na kanyang tinawagan ito pong si Royina Garma. At ang kadahilanan kaya niya tinawagan ito ay dahil ito pong si Royina Garma gusto niyang ipaliwanag na ang dahilan kung bakit po siya nagpapahanap ng Iglesia ni Cristo na kapulisan ay dahil daw po mapagkakatiwalaan ito sa pera. Ngayon, sino ang paniniwalaan ninyo? Eh, pero baka sabihin ninyo, yan ay gawa-gawa ko lamang kaya gagamitin po natin ang dalawang vlog ng hinahangaan ko pong mga abogado. Una si Attorney Claire at pangalawa si Attorney Rene Bueno. Yung kay Attorney Claire, ito na po yung pinakapunto natin na sinasabi ngayon. Yung kay Attorney Rene Bueno naman, yung kanyang pananaw sa naging pagdinig sa Senado, in particular sa naging performance nito pong si Senator Coco Pimentel. Sama ho kasi sa paniniwala nitong si Attorney Rene Bueno ay successful daw po si Coco Pimentel sa pag-handle nung hearing na yon. Kayo ba ay umaayon sa paniniwala ni Attorney Rene Bueno? Pero bago nyo sagutin yan, syempre dapat mapanood nyo muna yung vlog niya. Kung napanood nyo na ito, perhaps alam nyo na yung magiging kasagutan ninyo. Kaya una nating puntahan ito pong vlog ni Attorney Claire. Gamitin po natin ang kanyang reaction video dito po sa kanyang channel uploaded 18 hours ago. Pakinggan po ninyo mga tol, sandali lamang, balikan natin at nakamute pala. Nakamute pala yung aking audio doon sa ating screen. Nakamute pa rin. Ulitin na naman natin. O yan. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning instructing me. Ito po ay pahayag ni Colonel Royina Garma sa Quadcom. Yan po yung ikinagulat ng lahat kasi wala pong nag-expect na bigla siyang mag-execute ng affidavit at isasambulat niya ang kanyang mga nalalaman di umano sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon. To meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure.
During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Malinaw po yung nadinig natin, ano? Pinapalocate siya ni Rodrigo Duterte ng isang opisyal ng PNP o sino mang operatiba na miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. Okay, sige lang. Kasi during the hearing sa Senate, noong tinatanong na kayo ba ay nagpapahanap ng tao na miyembro ng INC. Tapos sa Senate, sinabi niya na sinungaling si Colonel Garma dahil bakit pa daw siya maghahanap ng miyembro ng INC. Pwede naman na ibang miyembro ng relihiyon like Mormons. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Ito po yung pagkakataon ng tinanong ni Senator Jinggoy Estrada itong si Rodrigo Duterte tungkol po sa naging pahayag nitong si Colonel Rowena Garma, yung napanood po natin kanina, at saka mamaya yung kanilang relasyon di umano. Pero in particular na itinanggi nitong si Rowena, nitong si Rodrigo Duterte na hindi niya daw tinawagan ito pong si Rowena Garma. Thank you, Mr. Yes, Chair. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is. Maraming ka rin siguro, pero tayo sa alam ko. Mr. Chair, Mr. President, ibigyan mo namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Ayan ah, ang linaw ng pagtanggi niya dyan. Pero sabi ni Gasa Belgas sa kanyang programa, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ang ebidensya ay binubuo ng ilang forma, kasama dyan ang testimonya. No? Eh doon sa testimonya nitong si Rodrigo Duterte prior dito sa hearing na ito, sa kanyang interview, eh iba yung sinasabi niya. Oh, alin ang mas paniniwalaan po natin? Yung nasa SMNI o itong pahayag ni Rodrigo Duterte? Ngayon, pwede kayong manindigan alin man sa dalawa, pero both ways may kalalagyan si Rodrigo Duterte. Kasi kung kayong mga DDS, sasabihin ninyo na dapat mas kapanipaniwala ang mga pahayag ni Rodrigo Duterte dito sa Senado dahil ito ay under oath, tapos yung pahayag naman niya sa interview sa kanya ay hindi naman under oath. Doon sa Senado, siya'y nanumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Samantala doon sa interview sa kanya, eh wala naman pong binding sa kanya na gano'n na magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. O kung paniniwalaan nyo ngayon yung sa Senado, eh sasablay pa rin kayo. Dahil yung mga sinambit ni Rodrigo Duterte, mas marami po ang naging pag-amin niya. Katulad ng pagpapatay, pagtatatag ng DDS or Davao Death Squad, at iba pa. O, kung doon naman kayo lalagay sa interview, ilalabas na kasinungalingan ang sinasabi dito ni Rodrigo Duterte at maaari siyang makasuhan ng perjury dahil ang pagsisinungaling sa harapan po ng isang forum kung saan ikaw ay nanumpa na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, eh meron pong kaukulang criminal liability. Hindi na po pangulo itong si Rodrigo Duterte, kaya hindi na po siya immune from suit. Anyways, wala kayong kalalagyan mga DDS. Ito ay inilalatag lang namin. Ngayon, kung sasabihin ninyo na ito po ay gawa-gawa lamang, kasinungalingan lamang, eh tanga kayo.
Sabi nung isang manonood, nanonood daw si Sara Duterte. Wala akong pakailam kahit nanonood si Pusit. Ano? Kung mamamatay tao sila at ako'y maipapatay nila, okay lang sa akin yon. Ganun talaga ang magiging kapalaran ko. Pero sana, walang kabuluhan kung sakasakaling mangyari yon. Ginagawa po natin ang lahat ng ito, hindi po para sa bansa, hindi po para sa kapwa Pilipino, kung hindi para sa pamilya ko. Ha? Kasi ka-ipokritohan kung sasabihin po natin, ginagawa natin ito para sa bansa at para sa kapwa Pilipino. Hindi. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko dahil gusto ko ang pamilya ko magkaroon ng magandang kinabukasan. At simple lang naman yon, kapag ka maganda ang kinabukasan ng ating pamilya, magiging maganda rin ang kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino at magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi pa pala pupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat na sa akin na ang sabi po kasi niya doon sa... So, lahat ng mga sinasabi niya rito, total denial ah. Pero mamaya, yung mapakikinggan ninyo dito sa vlog ni Atty. Claire, salungat doon sa sinabi niya sa Senado. Kanyang revelation doon sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma roon sa QuadCom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisunod po yung gano'n. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong reliyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Yung mga pagmumura na yan ni Rodrigo Duterte ang hindi sinasang-ayunan ng majority ng mga Pilipino. Ang sumasang-ayon lamang sa mga ganyang pag-uugali ay yung mga kapwa niya gago at walang iya. O baka magalit na naman kayo, mga DD sheets. Sabihin niyo na naman, grabe kang magsalita kay Rodrigo Duterte, tinatawag mo siyang gago at walang iya. E sa kanya naman ang galing yung salita na yon. Sabi niya kay Senator Risa Intuberos, gago ako. Walang hiya ako. O kaya huwag kayong magagalit kung sabihin namin na siya'y gago at walang hiya. Paano ko sila murahin noon? Do not give me that. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Yun, napakalayo nung sinasabi niya eh. Pag-atake na talaga kay Colonel Rowena Garma. Pero siyempre, totoo naman na hiwalay siya sa asawa. Ngunit di niya sinagot yung tanong ni Jingo Estrada dito. Niligawan niyo ba si Colonel Garma? Di niya sinagot. Kaya sana tinuloy na lamang ni Congressman Akop yung katanungan niya nung nakaraan nung sinabi niya na kung magpapatuloy akong tanungin ka, mapapaamin kita eh. Para nagkaalaman na. Para napaamin na, no, kung sakasakali. Kasi tinatanggi eh. Niligawan niya po? Si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. Kung wala na siguro akong ibang makita, sir. Pero kung Dan, hindi ko alam kung nakita niyo po ba yung interview ng SMNI. Yan.
kay dating Pangulong Duterte. Oh, eto na ha. Na, salamat dito kay Attorney Claire. Kasi ako hindi ko talaga alam na may ganitong interview pala. Ang pinagbabasihan ko lamang yung tawag nitong si Rodrigo Duterte daw kay Colonel Rowena Garma nung ito yung naka-detained na dyan sa House of Representatives. Kasi ang sinasabi ni Colonel Rowena Garma, tinawagan daw siya nitong si Rodrigo Duterte, umigit kumulang isang minuto ang naging pag-uusap nila at sinasabi lamang na tinanong siya kung alam niya ang dahilan kung bakit nagpahanap siya ng Iglesia ni Cristo pero hindi sumagot si Colonel Rowena Garma. At ang naging dahilan daw nitong si Rodrigo Duterte ay dahil mapagkakatiwalaan daw po ito sa pera. At yon ay kumpirmado dito po sa interview na isinagawa po ng SMNI na isinyer po ni Attorney Castro. Kaya maraming salamat dito po sa kanyang vlog na ito. Hindi niya kinontradict, hindi niya ni-refute yung sinabi ni Colonel Garma about the yung pagpapahanap ng tao na mapagkakatiwalaan from INC. At sinabi niya, the reason why kailangan niya ng taga-INC dahil mapagkakatiwalaan sa pera. So, nandun po yun sa interview sa SMNI. Kaya sabi ko, mukhang nakalimutan niya atang bigla ni dating Pangulong Duterte, yung interview sa kanya ng SMNI patungkol doon, kasi iba yung sinagot niya doon sa Senate. Hindi ko alam kung napunan niyo po yun. So, yung gusto nila, as a matter of fact, magtanong ako sa kanila before before the start of any official proceedings, sabi ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganun ang ano ko. So wala kayong, wala kayong ano? Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung ano gusto nang itanong. Kagaya ko ni Rowena. Si Rowena Garma. Oh, Garma. Yung si Garma, laking Dabao yan. Laking pulis sa Dabao yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo. But itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa group. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is a, may marinig ka dyan sa narration, narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba saan kung bakit? Bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Ang linaw. Si Attorney Sal Panelo ang kanyang kausap dito. O ngayon, alin ang mas paniniwalaan natin? Itong pahayag niya rito na malaya at yung pahayag niya sa Senado na malaya din under oath? Both ways, wala kayong lalagyan dito, mga DDS. Ha? Kasi kung paniniwalaan nyo ang pahayag ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng maging selective. Dapat lahat ng pahayag niya sa Senado, totoo. Eh, ang dami niyang pagkakamali doon. Kung ito naman ang papahayagan ninyo, paniniwalaan ninyo, di nagsasabi ng katotohanan si Colonel Rowena Garma. Ngayon, puntahan natin yung kasabihan, less talk, less mistake. And perhaps, yun yung isa sa nakita nitong si Attorney Rene Bueno sa estratehiya daw nitong si Coco Pimentel. Siguro dahil ang mindset nila ay abogado, kaya ganun yung naging pananaw ni Attorney Rene Bueno. Let them talk and commit mistakes. At perhaps ganun yung nangyari. Salita ng salita si Rodrigo Duterte, pero napakarami niyang pagkakamali sa kanyang mga sinambit. Pakinggan
at panoorin po natin itong vlog ni Attorney Rene Bueno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kamusta na po kayo, mga subscribers at viewers ko na nanggagaling pa sa ibang sulok ng daybig. Diyan sa Italy, sa Espanya, sa Switzerland, sa Canada, Amerika, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Australia at sa New Zealand. Ngayon po ng episode na ito ay pag-uusapan natin yung tungkol sa katatapos lamang na investigasyon ng ating Senado na may kinalaman sa war on drugs at sa extrajudicial killings. Kung tutusin, dapat hindi na isinagawa itong investigasyon na ito sapagkat almost completed na yung investigation conducted by the Quadcom Committee doon sa mababang. Tama naman yun, ano? Pero syempre, binigyan kasi ng pagkakataon, particular yung mga nai-involve na mga senador. Kasi ayaw nilang dumalo sa House of Representatives by reason of parliamentary courtesy. No? Ayaw daw nilang maging presidents itong pagdalo nila doon para sa mga susunod na panahon ay maulit na lang na maulit ito. Kaya naman, ang ginawa nitong mga senador na involved di umano sa war on drugs na yan, ay nagsagawa sila ng motu proprio investigation or nagfile ng resolution itong si Senator Bongo para imbestigahan ang war on drugs ni Rodrigo Duterte. Nakakatawa kasi, biruin mo, ikaw yung sinasabing suspect, akusado, tapos ikaw yung mismong magsasagawa ng investigasyon sa'yo. Diba? Napaka-ridiculous po nun. Ganun pa man, nagpatuloy sila at para hindi naman malagay sa alanganin ang institusyon ng Senado, nakialam na rito ang Senate President na si Francis Escudero. At sinabi niya na hindi yung committee nitong si Ronald De La Rosa ang hawak dahil magiging bias talaga yun ng todo. Pero bias din naman yung mangyari. Kaya yung Senate Blue Ribbon Committee ngayon ang itinalaga na humawak dito at nagkaroon ito ng subcommittee. Yung subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee ay pinamunuan nito pong si Senator Coco Pimentel. At ito na nga po, pakinggan natin yung mga nangyari. Ayon na rin sa mga napanood natin at dito sa kwento ni Attorney Rene Bueno. Kapulungan. At na kung saan nasasangkot, no? Nadadama yung pangalan nitong dalawang senador na si Bongo at si Bato de la Rosa, kasama na rin ang dating presidente na si Duterte. Nasasangkot ang kanilang mga pangalan tungkol dito sa mga extrajudicial killings at sa war on drugs, no, nung nakaraang administrasyon. At sa kabila ng imbitasyon ng mababang kapulungan, hindi nagsi-attend tong tatlo na to. At instead, itong si Bongo ay nagpasa ng isang resolusyon sa Senado na kung saan mag-conduct ng sarili nilang investigasyon, no, sa Senado. Medyo nakakatawa yung ginawang i-pass forward natin ang bahagi, ang investigasyon. Sapagkat hindi makaila sa atin nakapuri-puri yung ginawang performance. Yung performance ni Risa Hontiveros ay kahanga-hanga, no? Dahil sabi nga sa totoo lang kasi mga tol, sa lahat ng mga senador, ang talagang umangat sa majority ng mga Pilipino sa nangyaring hearing sa Senado, whether we like it or not, dahil kalaban nga natin ito sa politika, pero si Risa Hontiveros talaga ang tumindig at hindi nagpa-intimidate kay Rodrigo Duterte. No senator except Risa Hontiveros ang nakapagpaamin kay Rodrigo Duterte. Yun ang nakikita natin. Pero sa pananaw nitong si Attorney Rene Bueno, meron pang isang bida at ito si Coco Pimentel. Sa isang punto, tama naman siya kasi nagsalita ng nagsalita, hinayaang magsalita nitong si Coco Pimentel, si Rodrigo Duterte. Eh kasabihan, di ba? Less talk, less mistake. Eh ang nangyari, more talk, kaya more mistakes ang nangyari dito kay Rodrigo Duterte, which is, sa paniniwala nga ni Attorney Bueno, eh ganun yung nangyari. Masya lang daw yung the last man standing in the Senate is a woman. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Pero para sa akin, hindi dapat mawalan ng kredito itong si Coco Pimentel. Dahil para sa akin, naging epektibo siya as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee.
At ito ang ating pag-uusapan at aking ibabahagi ang aking munting kaalaman tungkol sa trial technique, no, kung paano to ginagamit ng mga trial technique pa pala yung discarded down itong si Coco Pimentel. Ano ba yung trial technique na yan? Ito ba yung hahayaan mong magsalita na magsalita ang iyong kalaban para in the event na iyong i-cross-examine ay doon muna siya mahuli sa kanyang mga pinagsasabi sa nakalipas na pahayag niya? Ang punto lang naman kasi dito kung bakit medyo hindi ako sumasang-ayon na ito ay talagang diskarte ni Coco Pimentel. Kasi hindi siya ang counter ng mga tanong eh. Nag-cross-exam dito kay Rodrigo Duterte eh. Hinayaan niya lang talaga. Baka it happens lamang na nagkaganon o maaari rin naman na ang diskarte nila, o sige, hahayaan ko yan na magsalita, pero ikaw, Senator Risa Ontiveros, considering na pareha silang nasa minority, ikaw na bahala yung mag-cross-examine kay Rodrigo Duterte. But unfortunately, parang sa aking paniniwala, mahirap din. Kasi kung meron man sigurong dapat mag-cross-examine, isang magaling na abogado. At yun po si Coco Pimentel, being the first placer. Top one siya eh, sa bar examination eh. Kaya sa dinami-dami ng mga sinabi ni Rodrigo Duterte, kayang-kaya niyang butasan kung tutuusin, kung ninais niya na tanungin ng malupitan itong si Rodrigo Duterte. Trial lawyer at katulad ni Senator Coco Pimentel na kung saan inadapt niya yung ibang rules sa trial technique. At umpisahan natin no, doon sa ginawang resolusyon ni Bongo. Sa aking pananaw, itong ginawang resolusyon na to ay parang isang legal trap to, no? Legal trap in the sense na gumawa sila ng isang plano that would make it appear na magkakaroon sila ng pagkakataon na magsalita sa Senado upang madepensahan yung kanilang mga sarili. Anyway, isisimplify ko lang muna yung gustong sabihin dito ni Atty. Bueno kasi ayoko naman na ipalabas fully yung kanyang programa dahil baka hindi niyo na po panoorin. Kung gusto niyo pong mapanood ng buo yan, puntahan niyo po sa kanyang channel. Ganito lang kasimple yung naisip parating sa atin ni Atty. Rene Bueno dyan. Para sa kanyang pananaw at sa kanyang background bilang isang veteranong abogado, magaling ang ginawa nitong si Senator Coco Pimentel. Dahil sa kanyang pag-aalaw na magsalita na magsalita si Rodrigo Duterte, ito ay nagluklok kay Rodrigo Duterte sa pag-amin ng mga bagay-bagay na sa mga nakaraang panahon ay hindi niya po sinasambi. Katulad po ng pagtatatag ng Davao Death Squad at iba pang mga bagay na napakarami, halos hindi ko na matandaan sa aking isipan. Ngunit sa isang punto din, katulad ng binanggit natin kanina, sana si Coco Pimentel mismo yung nagtanong kasi siya po ay isang abogado. Hindi abogado si Senator Risa Ontiveros at with due respect sa mga hindi abogado, katulad ko, hindi naman ako abogado, mas naniniwala kasi ako na kapag ka-abogado ang nagtatanong during cross-examination, mas malupitan. Sa huli din, sinabi dito ni Atty. Rene Bueno na kung siya ang tatanungin, ay dapat tigil na ito pong Senate hearing kasi naipalabas na eh yung mga kinakailangang impormasyon dito kay Rodrigo Duterte. Ngunit ganun pa man, hindi yon mangyayari sapagkat sa napakinggan ko po na interview naman kay Senator Risa Ontiveros, magpapatuloy po ang hearing. Bagamat hindi na nila sigurado kung dadalo pang muli itong si Rodrigo Duterte, pero ang mga ibang personalidad katulad nitong si Kerner Ruyena Garma ay patuloy nilang iniimbitahan at iba pa. Kaya magpapatuloy po ang hearing na yan. At sige, samay-sabay pa rin po natin panoorin at i-obserba ang mga pangyayari. Ang susunod naman na hearing ng Quadcom ay mangyayari. I do not know kung tama yung aking unang pagkakaalam eh. Kasi napakinggan ko sa isang interview nitong si Colonel, nitong si Congressman Dan Fernandez na November 6 yung susunod po na pagdinig. Pero doon sa isang balita na napakinggan ko kanina, ay sinasabi na November 7 daw. Whatever it is, kung ano man yung mga date na yan, sige, tutukan na lamang po natin. Napakahalaga naman kasi na
ang mga bagay-bagay, well-informed tayo para nang sa ganun, hindi po tayo nalilihis ng landas at hindi po tayo matulad sa mga basta na lamang naniniwala sa mga bagay-bagay nang wala namang pinaghuhugutang katotohanan. At tulad ng mga naniniwala dyan sa mga Duterte, pinaglalaban nila na hindi daw sinungaling si Duterte, na hindi daw ito mamamatay tao, mabait na mabait daw po ito at kung ano-ano pa. Pero taliwas naman yung mga ebidensyang nakikita po natin sa public. Taliwas din yung mga claim na yan ng mga Duterte supporter sa mismong sinasabi ni Rodrigo Duterte. Anyways, hanggang dito na lamang muna mga tol. Ang punto lang naman kasi natin, hindi sinungaling para sa akin itong si Colonel Rowena Garma. At kung meron mang sinungaling dito, walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa 525 watching from Facebook and YouTube, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.